Sinabi niya sa kanila, "Kapag kayo'y mananalangin, inyong sabihin, Ama, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Ibigay mo sa amin sa bawat araw ang aming pang-araw-araw na pagkain. At ipatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan sapagkat pinapatawad naman namin ang bawat nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso." Sinabi niya sa kanila, "Sino sa inyo ang mayroong kaibigan at kayo ay pumunta sa kanya ng hating gabi at magsasabi sa kanya, 'Kaibigan, pahiramin mo ko ng 3 tinapay, sapagkat dumating ang isa kong kaibigan mula sa isang paglalakbay at wala akong maihain sa kanya.' At siyang nasa loob ay sasagot, 'Huwag mo kong abalahin, nakasara na ang pinto, nasa higaan na kami ng aking mga anak. Hindi ako makakabangon upang mabigyan ka ng anuman.' Sinasabi ko sa inyo, bagaman hindi siya bumangon at magbigay sa kanya ng anuman dahil siya ay kanyang kaibigan, ngunit dahil sa kanyang pamimilit, siya'y babangon at ibibigay ang anumang kailangan niya. At sinasabi ko sa inyo, humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakakita. Tumuktok kayo at kayo'y pagbubuksan. Sapagkat ang bawat humihingi ay tumatanggap, at ang humahanap ay nakakatagpo, at ang tumutuktok ay pinagbubuksan. Meron ba sa inyong isang ama na kung humingi ang kanyang anak ng isda ay ahas ang ibibigay sa halip na isda? O kung siya'y humingi ng itlog, bibigyan niya ng alakdan? Kung kayo nga na masasama ay marunong magbigay ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama sa Langit na magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Pakiramdam mo ba na wala nangyayari sa mga plano mo? Wala nagbabago sa sitwasyon mo? Hindi mo alam kung saan hahanapin ang solusyon sa iyong problema? Nagawa mo na ba ang manalangin at humiling sa Panginoon? O kung nagawa mo na, baka nagsawa ka na. Huwag kang tumigil, dahil tiyak ko na may mangyayari sa iyong mga paglapit. Kung parang sarado ang pintuan ng mga oportunidad para sa iyo, magtiwala ka. Minsan isang araw, may bubuksan ng Panginoon para sa iyo. Alam mo ba na ang pinakamagandang sagot ng Panginoon sa ating mga hiling ay ang Kanyang Banal na Espiritu? At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisaysay sa pananalita. Minsan, hindi mo na alam kung paano magsisimula sa iyong panalangin. Walang sapat na salita upang sabihin ang nasa loob ng iyong puso. At ang tanging mo lang magawa ay umiyak, humibig, lumuha. Subalit sa tulong ng Espiritu ng Panginoon, kahit mga iyak, nauunawaan niya ang ating panalangin. At siya na ang mananalangin para sa atin. Kapatid, huwag kang titigil na lumapit sa Panginoon dahil nakaabang na ang Kanyang tugon.